Ha? Parang ganito kay Delphine Lorenzana. Ganyan lang ginagawa nila eh. Ha? Maghuhugas ng kasalanan nila. Oh, pero kailan? Tapos na ang lahat eh. Di sinsana na naturuan ninyo ang publiko na mali yung ginagawa ni Digong nyo. Ito, nagpapatunay mali eh. Mga kaibigan eh. Di ba? Oh, nagbabago na siya ng statement. Yan ang katunayang mali. Yung mga pinagagawa nila. Hindi lang si Duterte, pati siya. Sinangayunan nila eh. Mga kaibigan eh. Sa loob ng 6 na taon, sipin ninyo, hindi sila kumikibo. Mga kaibigan. Dito kay Dilema, kahit ano sabihin ninyo, wala kayo ebidensya. Lalo-lalo na, nag-atrasa na yung mga testigo na tinakot sila. Oh, mga kaibigan. Kaya, yan ay kawalang katarungan. At yung kaso ni Dilema, yan ang sukatan ng human rights violation dito sa Pilipinas. Kung yan ay nagawa sa isang katulad niya na senador. Mga kaibigan, kanino pa hindi pwedeng gawin yan? Isipin ninyo, may batas na ang Amerika dyan. May mga resolution, kompleto sila, at ang mga international human rights organization ay kinukondena ang ginawa kay Dilema at pinananawagan nilang palayain na ninyo yan. Walang kasalanan yan. O kaya, wala kayong ebidensya. Diba? Ang ebidensya nyo, daliri. Tinuro ni ganon, tinuro ni ganito. E para pagdugtong-dugtongin mo yun, wala. Hindi mo mapagdugtong. Diba? Hindi nila mapagtugma eh. Mga testimony. Hindi po pwede yun. Kung hindi, kung ganon, ay wala tayong rule of law. Mga kaibigan, at masama na ang isang lipunan, ang isang bansa ay walang rule of law. Ha? Sabi nga ni Alfredo Lim, nung nabubuhay, the law must be applied to all. Yun ang totoo. Ang batas para sa lahat. Otherwise, none at all. Oh, mga kaibigan, kung hindi mo maipatutupad yan ng pantay-pantay, mabuti pang wala ng batas. Oh, mga kaibigan, di ba? Ang batas ay batas. Pwede ba tayong mabuhay ng walang batas? Ba, hindi pwede yan. Oh, sabi pa nga ni, marami tayong pinag-usapan nun eh, ni Attorney Alan Pagye. Nasabi niya nga sa akin, yung anyang paglikha ng konstitusyon, yung susulat ng konstitusyon, dapat mga karaniwang tao, hindi abogado. Ibig sabihin, kahit anong klase ng, hindi naman not necessarily, pangkaraniwang ka, hindi. Kailangan may nagre-represent ng ganun ng bawat sektor sa lipunan, hindi abogado. Kasi pag abogado, lalagyan niya ng mga, ang magiging batas natin ay mga kwan eh, ano tawag mo rito? Puro technicalities. Yan ang gusto ng abogado eh, mga may pinagtatalunan lagi. Ayaw nila nung sarado agad ang batas. Kamukha halimbawa, sabi niya, ano ba ang pinaka magandang batas? Yung batas ng Diyos, yung Ten Commandments. Sabi niya ganun. Simple, maliwanag. Kaya hindi mo pwedeng baguhin yun eh. Di ba dyan natin ginaya, kinopya, ang ating mga batas? Oh, huwag kang papatay. Simple lang eh. Huwag kang papatay. Labag yun eh. Hindi mo pwedeng bigyan ng kondisyon yan. O kaya eh, palulusutan mo yung batas. Pag sinabing, huwag pumatay, eh, hindi ka pwedeng pumatay. Yung ginawa nung tarantadong yun. Yun ba, maja-justify mo? Sana man lang eh, may self-defense eh. Di ba? Wala eh. Mga kaibigan eh. Sabi nga nung polis, determinado ito.
determined killer ito. Oh, yun ang sabi ng mga pulis dahil sila nakausap niyan, sila ang nag-imbestige. Oh, ma-assess nila ang mentality ng isang tao sa pagpatay, mga kaibigan. Premeditated, pinlano niya. Oh, hindi ho ba? Oh, yun, walang justification yan, mga kaibigan. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Ako hindi ako kumporme sa English ha, na siya ang sa lahat ng pagkakataon. Kasi hindi naman tayo, hindi naman yan ang sukatan ng karunungan talaga eh. Pero wag mong ituring na yung komo hindi ka marunong ng English, tapos yung may marunong mag-English eh, may sapi. Ba hindi totoo yun? Ang katotohanan yan, yung English, ginagamit yan talaga. Ha, diyan sa Senado. Kasi natuklasan nila yung English ang pinakamabisang, hindi lang sa Senado, sa lahat ng pwesto sa gobyerno. Iyan ang pinakamabisang wika sa panloloko. Kaya naaawa din ako sa wikang English eh, pag dito ginamit sa Pilipinas. Kasi yung English, mga kaibigan, pinarurusahan nila eh. Gayong yung English, wala namang kasalanan sa kanila. Ako, yan ang paniwala ko. Sana kung yung English, gamitin nyo sa katotohanan, hindi sa panluloko. Oh, doon, pareho tayo rin siguro. Kaya lang, hindi niya kayang ipaliwanag yun, yung paliwanag natin. Di ba? Walang masama eh sa English, mga kaibigan. Meron nga eh, alam mo yung ibig sabihin sa wikang English pag narinig mo. Pero hindi mo alam kung ano sa Tagalog yun. Kaya gusto ko maging, maging mahusay sa pananagalog eh. Kasi itong Tagalog, sariling wika natin ito, na ito ang, ika nga po, mga kaibigan, dapat na maging importante sa atin para umunlad ang ating wika. Tignan ninyo, ba't hinahangaan ko yung mga bata sa Europe, mga Pilipino? Doon sila pinanganak, doon sila nag-aaral. So kung tagasaan sila sa Europa, alam nila yung salita ron. Yun ang kanilang wika. Pero, pagdating sa bahay, marunong sila mag-Tagalog. Lahat ng nakilala ko na pamilya, ganun po, mga kaibigan. Umpisaan mo sa pamilya ni Joel Diaz. Ang lalaki na ng anak niya, bina. Mga malalaki na, adults, nakapagtapos na ng pag-aaral. At saka anak ni Dina. Akalain ninyo, ang galing mga magkapampangan, Tagalog, Italian, English. Apat ang alam, mga kaibigan. Talo tayo. Kaya natuwa ko eh, marunong sila ng Tagalog. Hindi yung balubaluktot ha, hindi yung katulad ng mga bata sa Amerika, no? Islang, tapos kakapraso na yung Tagalog, islang pa, mga kaibigan. Well, hindi ko minamasama yung sinasabi ni Robin, kaya lang, kailangan naintindihan mo yung sinasabi mo. Hindi ba? Eh baka sa Tagalog, hindi mo rin maipaliwanag eh. Oo. Oh. Bayan ko ay isa ang lahi. Dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padadai sa diyang kilala sa daigdig. May pagkakaisa sa bawat nais. Ito po si Percy Lapid.
Maraming salamat at magandang gabi, Delfin Lorenzana! Ito'y kailangan pang iwanan. Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong gana sa bayan mo, sumapit mang yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang kaibigan, ang bawat kaibigan na